Hello, Igor Young Minds. Ngayon ay nasa week 2 na po tayo ng ating first quarter, kung saan ang ating pag-uusapan ngayon is about how to multiply simple fractions and mixed fractions. Muli po, ito si Teacher Juan. Para sa hindi pa nakaka-subscribe, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe. At kapag may natutunan naman sa lesson na ito, ay huwag po din kaligtaan i-like at i-share sa iba para may matutunan din naman sila. Okay, simula po tayo. At the end of the lesson, okay, you are expected to multiply simple fractions and mixed fractions. Sa lesson 1 po natin or sa week 1 natin, pinag-usapan natin on how to add and subtract fractions. Ngayon naman, multiply tayo. Okay, multiplying fractions is just like multiplying numbers. Okay, so para lang daw tayong nagmumultiply ng numbers pag nagmumultiply tayo ng fractions. Halimbawa, I have here 1/2 times 1/3. Okay, so fractions, no, nakakatawa ito. 1, you have to multiply the numerators. So ang gagawin mo lang daw, you have to multiply ng, alin ba yung numerators yan? Itong nasa taas. Ayan, imumultiply mo lang yung dalawa. So that is 1 times 1 and that is 1. Okay? Pangalawa, multiply also the denominators of the fractions to be multiplied. So ang gagawin din lang naman, i-multiply yung denominator o yung nasa baba. So that is just 2 times 3 and that is 6. And voila, ayun na po. Yan na po ang ating sagot. 1/2 times 1/3 is just 1/6. Okay, magugulat kayo, sir. Ang dali pala ng multiplication. Mas madali kaysa addition and subtraction. Yes. Ganun na nga po. Okay. And third, if the product is an improper fraction, simplify it or reduce it to its lowest terms. Mamaya, ma-elaborate natin yan kasi magkakaroon tayo ng mga halimbawa dyan. Now proceed tayo sa learning task 1. Multiply the given fractions. Write your answer in your notebook. Okay, dito agad tayo. So again, step by step tayo. That is, multiply the numerator lang, di ba? Ganun ang ginagawa natin. Ang tawag dito sa prosesong ito ay direct multiplication. So you just have to directly multiply the two numbers. Numerator, 3 times 1, and that is 3. And then sa denominator naman, 4 times 2, and that is 8, of course. At ito na agad ang ating product. Ibig sabihin, 3/4 times 1/2 is equals to 3/8. Okay? So ganun lang po kadali. Direct multiplication lang. Multiply the numerator and then multiply the denominator. Okay. Second example tayo. Oh, learning task 1 pala to. Number 2. Okay. Again, same process lang. Ang gagawin lang natin, multiply the numerator. Itong nasa taas. Okay. 1 and 3. And that is 3. 1 times 3. And then, multiply the denominator. That is 5 times 7. And that is 35. Okay? Kaya naman, 1/5 times 3/7, that is just 3/35. Okay? So, ganun lang po kadali. Wala pa naman tayong masisimplify dyan eh. Okay? So, next tayo. Number 3. Okay. So, same process po. 8/11 multiplied by 7/9. Okay? Now, multiply. 8 times 7, that is just 56. And then, 11 times 9, that is 99. Kaya ang product po ng 8/11 times 7/9 is equals to 56/99. Direct multiplication lang po. Multiply the numerator and then multiply the denominator. Okay, number 4 tayo. Same process po. 5/13 multiplied by 6/7. Okay, kung gusto nyo pong matuto talaga, okay, pause the video and then try to solve it on your own. Okay, multiply nyo lang ang numerator and then multiply ang denominator. Tapos mamaya, kapag may sagot na kayo, i-check ninyo kung tama ba ang inyong sagot. Okay, play the video again and then tingnan, compare. Tama ba ang sagot ko? Kapag tama, congratulations. So multiply tayo. Multiply the numerator, 5 times 6, and that is 30. And then multiply the denominator, 13, and 7, and that is 91. Kung kaya naman, tingnan ko pwedeng i-lowest term. Pero in this case, hindi pa naman pwede. Kaya naman, the product of 5/13 and 6/7 is equals to 30/91. OK?
Okay? So, ganun lang pala, no? Medyo nakukuha na. Siguro. Okay. Number 5 tayo. Again, pause the video, solve it on your own, and then compare tayo ng sagot. Okay? Start. Okay. Sagot tayo. Direct multiplication, multiply the numerator, that is 8 times 4, and that is 32, and then multiply the denominator, 17 times 5, and that is 85. So the product of 8 over 17 multiplied by 4 over 5 is just equals to 32 over 85. Okay, so ganun lang kadali, no? Kapag wala tayong isi-simplify. Next time. Now, kung kanina direct multiplication, ngayon tingnan natin tong cancellation method. Ito, napakaganda din ito. Can be applied before multiplying the fraction. So bago mag-multiply, i-apply muna ang cancellation method. So that the product is already in its lowest term. So ito ang kagandahan ng cancellation method. Hindi katulad ng direct multiplication, kapag dinaretso mo multiply, mag-lowest term ka pa. Dito, kapag ginawa mo ang cancellation method, automatic po naka-lowest term na ang sagot. You can apply cancellation if there is a common factor. Okay, take note ha. Maa-apply mo lang ang cancellation method kapag merong common factor sa numerator at sa denominator. Okay? So, halimbawa tayo. Halimbawa, multiply 4, 5, and 10, 11. Okay, so rewrite muna natin. Okay, yan. So, 4, 5 times 10, 11. So, sabi dito, apply ang cancellation bago ka mag-multiply. Okay, cancellation muna. Hanapin ang common factor ng numerator, itong nasa taas, at ng denominator. Okay? Kahit na aling numerator at kahit na aling denominator. Tingnan mo. In this case, tingnan mo, alin dyan ang may common factor? Kung makikita ninyo, itong 10 at itong 5, okay, are numbers that are both divisible by 5. Pwede mong i-divide sa 5 yan eh. Yung 10 divisible by 5, yung 5 divisible by 5. Ibig sabihin, ang common factor nila ay 5. So, 10 divided by 5, that is 2. And then 5 divided by 5, that is 1. Okay? Kaya cancel yung 10 at saka 5. Yan ang cancellation method. O tingnan mo, bumaba na yung mga numbers, no? Kaya ngayon, mas madali na ngayon siyang i-multiply. Okay? Tingnan mo pa kung meron pa makakancel. Ang 4 ba at saka 11, yung makakancel, wala naman. Okay? Kapag wala na, proceed ka na ngayon sa direct multiplication. So, multiply na tayo. 4 times 2 and that is 8. And then, 1 na ang natitira dito. 1 times 11 and that is 11. Sir, pinahirapan mo. Okay? Yes, yes, yes. Pero mamaya makikita niyo, madali na yan. Okay. Learning task 2. Multiply the given fractions. We have to use the cancellation method. Ayan, yun natin itong mga halimbawa na ito. So, you have here 4 over 5 multiplied by 10 over 11. So, ito din ata yung kanina. No? Okay? So, cancellation tayo. Teka, palitay ng kulay. Okay. Cancellation method tayo. Again, makikita niyo, 10 at saka 5 are both divisible by 5. So, 10 divided by 5, this is now becomes 2. And then, 5 divided by 5, this now becomes 1. Okay? Kaya multiply tayo. Ito ay magiging, rewrite natin para hindi kayo malito kung gusto ninyo. Okay? This becomes now 4. Ito na. At itong 5 naging 1. Okay? Ang 10 naging 2 kasi kinancel na natin yung 10. At ang 11, siya pa rin. Okay? And then, sagot na tayo. Direct multiplication, 4 times 2, and that is 8. And then 1 times 11, and that is 11. Okay? So, ganun lang. Now, next number tayo. Okay, ito na. Okay, cancellation method again. Tingnan kung meron bang common factor sa numerator at sa denominator. May tanong, sir, pwede po bang common factor dito pareha sa baba? No, dapat ang isa ay nasa numerator, nasa taas, at ang isa naman ay denominator, nasa baba. Okay, tingnan natin kung alin ang makakancel dyan. Sample. Okay, 9 is divisible by 9. 18 is divisible by 9. So, cancel ang 9, divided by 9, divided by 9. 9 is, becomes 1, 18 becomes 2. Paano nangyari yun, sir? 9 divided by 9 is 1, 18 divided by 9 is 2. Okay? Kaya ang matitira sa taas, this becomes 7 pa rin kasi hindi naman na-cancel. Ang 9 naging 1,
ang 18 naging 2, and then ang 25, kasi wala namang na-cancel sa 25, same pa rin. And then, direct multiplication na tayo. Okay? 7 times 2, that is now 14. And then, 1 times 5, that is 25. Okay? So, ganun lang siya kadali. Next. Okay, dito naman tayo. Palit nga ako ng kulay. Okay. So, dito tayo. I have here 8 over 15 times 9 over 24. Okay, tingnan natin ha. Tingnan ninyo. So, alin dyan ang may makakancel kaya ang may common factor? Okay? So, makikita mo ang 8 at saka ang 24. These are all divisible by 8. Okay? Tama, di ba? So, makakancel yan. Paano nga natin ikakancel yan? I-divide natin sa 8 mismo. Kung saan yon ang 8 ang kanilang common factor. So, 8 times 8 divided by 8 is 1. 24 divided by 8 becomes 3. Okay? Now, meron pa ba? Hanap kung meron pa mga cancel. Oy, sir, ang 15 at saka ang 9 ay parehas divisible by 3. Ibig sabihin, ang common factor nila, ang GCF nila ay 3. Ibig sabihin, 9 divided by 3, this becomes 3. And then 15 divided by 3, ito ay magiging 5. Okay? Pasulat muna natin kasi ang dami nang na-cancel eh. So, sulat natin. Ang 8 naging 1 na. Ang 15 naging 5. Ang 9 naging 3. And then ang 24 naging 3 din. Teka lang sir. Meron pa uling magkatulad. Meron pang pwedeng i-cancel. Alin? Yung 3. Pareha silang divisible by 3. Tama? Okay. So 3 divided by 3 is becomes 1. 3 divided by 3 becomes 1 also. Kaya ang pag nire-write mo yan, 1/5 na, and then 1 over 1. Okay? Tingnan nyo lagi kung meron pang pwedeng i-simplify. Kaya naman, dito wala na, multiply na tayo. Direct multiplication na tayo. 1 times 1 sa numerator, that is 1. And then 5 times 1 sa denominator, and that is 5. So the answer now is 1/5. Wow, ang laki ng number. 8 over 15 times 9 over 24. Ang sagot pala ay 1/5 lang. Yes, ganun nga po. Okay? Next tayo, 9 over 16 times 6 over 9. Okay, tingnan agad kung meron bang makakancel. Okay, makikita, uy, 9, same number, denominator at saka numerator. Ibig sabihin, divisible by 9, divisible by 9. So 9 divided by 9 is 1. 9 divided by 9, this becomes 1 also. Tingnan ali, meron pa bang makakancel? Okay, meron pa sir, ang 16 at saka ang 6 ay parehas divisible by 2. Okay? So, cancel din yan. Cancellation method. So, 16 divided by 2, this is 8. And then, 6 divided by 2, this is 3. Okay? Kapag nare-write natin yan, kasi medyo marami nang na-cancel, rewrite natin para hindi malito. 1 na ang 9 naging 1, ang 16 naging 8, ang 6 naging 3, and then ang 9 naging 1 also. And then, tingnan ulit. Kapag nare-write nyo, tingnan nyo na, meron pa bang pwedeng i-cancel? Okay? So, wala na po. Okay? Kung kaya naman, direct multiplication na tayo. Okay? So, 1 times 3, that is 3. And then 8 times 1, that is 8 also. So, ibig sabihin, 9 over 16 times 6 over 9, the product is 3 over 8. Okay? So, ganun lang po. Next. Okay, eto. 18 over 25 multiplied by 8 over 27. Okay, hanap agad kung merong makakancel. Ano kaya? 18 saka 25, wala. 18 saka 27, teka parang meron. Okay, 18 is divisible by 9, 27 is divisible by 9. 18 divided by 9 is 2, and then 27 divided by 9 is 3. Okay, tapos hanap uli, meron pa ba? Wala na, rewrite natin. Ang 18 naging 2, ang 25, 25 pa rin. Ang 8, 8 pa rin, hindi naman na-cancel. And then ang 27, naging 3 na lang. Okay? Kung wala nang makakancel, proceed na tayo sa direct multiplication. So that is now 2 times 8, and that is 16. And then 25 times 3, that is 75. Okay? So ito ngayon ang ating product. So ito ang kagandahan kapag gumamit ka ng cancellation. Kasi kapag napapansin mo, kung hindi ka nag-cancellation, example, 18 times 8, tapos 25 times 27,
Tingnan mo, ang lalaki ng imu-multiply mo, ang lalaki ng number, 25 and 27, and then 18 and 8. Pero kung nag-cancellation ka, tingnan ninyo, ang 18 naging 2 na lang, ang 27 naging 3 na lang. Kaya mas madali po siya. And then, matik pa, ang inyong product is naka-lowest term na. Okay? So, yan po ang kagandahan dyan. Okay. Aside from multiplying fraction by another fraction, we can also perform the following types. So, meron pa talaga. Una, multiplication of fraction by a whole number and vice versa. Okay, pwede rin fraction, imu-multiply mo sa whole number, pwede yun. Number two, multiplication of fraction by mixed numbers and vice versa. Pwede rin i-multiply ang fraction sa mixed number. Okay, nakakatuwa. And then, multiplication of whole number by mixed number and vice versa also. And multiplication. Next tayo. Okay, eto. Multiplication of fraction and mixed number. Yan. Ito, nakakatuwa din to. Okay, tatandaan. Kung sa whole number has always a denominator of 1, pag nating naman dito sa mixed number, eto, tandaan na hindi mo siya pwedeng i-direktang multiply nang naka-mixed number siya. Kailangan gawin mo siyang improper fraction. Okay, paano yon? So we have to rewrite first. First fraction, walang problema. 5 over 6. And then multiplied by, sabi ko, mixed number ay kailangan gawing improper fraction. Paano yon? You have to multiply the denominator and the whole number. Yan. Imu-multiply mo yan. Ita-times mo yan. So that is 2 times 3. That is 6. And then i-add mo yung numerator. So 2 times 3 plus 1. Okay? And that is 7. At siya ngayon ang magiging bago mong numerator. Tapos ang denominator hindi magbabago. 2 pa rin. Okay? Yan. Okay, sir, paano nangyari yan? At tingnan ninyo ha. Sulat ko dito yung 7 over 2. Improper fraction to, di ba? Okay. Kapag ginawa mo tong mixed number, tingnan ninyo. Ilang 2 meron sa 7? Okay? There are 3. Ilan ang matitira sa 7? 1. And then the denominator is the same. Di ba? Ang 7 over 2, kapag ginawa mo siyang mixed number, the answer is 3 and 1 half, which is the same. Okay. So dito na tayo. Kapag ang mixed number ay nagawa mo ng improper fraction, ang gagawin mo na, direct multiplication na. So that is 5 times 7. Okay? And that is 35. And then, 6 times 2. And that is 12. Okay? Pagkatapos, okay, tandaan, the answer should always be in lowest term. Dapat laging naka-lowest term. Or kapag improper fraction, dapat siya ay naka mixed number. Okay? So, ganun lang po. So, ngayon, since ito yung proper fraction, gawin natin itong mixed number. Ilang 12 mayroon sa 35? Okay? There are 2. Okay? And then, ilan ang matitira sa 35? Ilan ang matitira sa 35? 11 lang. Okay? 11 over 12. So, the answer now is 2 and 11 over 12. Next tayo. Okay, learning task 3. Multiply the given fractions below. Write your solution in your notebook. So, kailangan may solution, ha? Okay, now, eto. Number 1, 6 times 5 over 12. Okay, we are dealing with whole number. Sabi ko kanina, whole number should always have a denominator of 1. Okay, lagi yung may denominator na 1. Kaya makakatulong kung i-rewrite muna natin yan. So that is 6. And then, lagyan natin ang denominator na 1. Gawin natin fraction form lang para hindi magkalituhan kapag nag-multiply. And then, 5 over 12. Okay, so ayan na. Meron na tayo. Pwede tayong gumamit ng direct multiplication or cancellation method para automatic naka-simplify na siya. Kung makikita ninyo, ang 6 at saka 12 ay both divisible by 6. Tama. Ang common factor nila ay 6. 6 divided by 6 is 1. 12 divided by 6, that is 2. Okay? Kung kaya naman, direct multiply na tayo. Okay? 1 times 5,
that is 5. Okay, pwedeng ganyan, diretso na eh. And then 1 times 2, and that is 2. Okay? Ay, sir, yung sagot, sir, ay ano? Mas malaki yung numerator kaysa denominator. Okay, that is improper fraction. Kaya naman, gawin natin siyang mixed number. Ilang 2 mayroon sa 5? Merong 2. Ilan ang matitira sa 5 kapag binawasan ng 2? 2? Isa na lang po. Kaya naman, the answer now is 2 and 1 half. Okay? So, ganun lang. Now, number 2. Okay, we are dealing also with fraction and whole number. Again, kapag whole number is always a denominator of 1. Makakatulong kung i-write natin, gawin natin fraction 4 muna. So, that is 7 over 8 multiplied by 24 over 1. Ganun lang po. And then, siyempre, cancellation tayo para mas madali. Okay, tingnan natin. 7 and 1, walang makakancel. Okay, 8 and 24. 8 and 24 are both divisible by 8. 8 divided by 8 is 1, and then 24 divided by 8 is 3. Okay, kaya naman, 7 times 3, and that is 21, and then 1 times 1, that is 1 also. Or, whole number na yan, kasi 21 divided by 1, that is just 21. So the answer now for 7 over 8 times 24 is 21. Okay? So ganun lang siya. Number 3 tayo. Okay. Number 3. 4 over 9 multiplied by 27 multiplied by 1 half. Okay. So meron tayong dalawang fraction sa isang whole number. Okay? So ang gawin lang natin dyan, ang whole number, kailangan natin gawing fraction form. So, lagyan natin ang denominator na 1. Rewrite natin. Okay, that is 4 over 9, and then 27 over 1, and then 1 half. Okay, tapos hanap tayo kung meron ba tayong makakancel. Makikita mo, 4 and 2, parehas divisible by 2, di ba? So, 2 divided by 2 becomes 1. 4 divided by 2 becomes 2. Ano pa? Yes, 27 at saka 9. Both are divisible by 9. 9 divided by 9 is 1. 27 divided by 9 is 3. Okay? Ngayon, tingnan mo. Meron pa ba? Wala na ba? Wala na. So, direct multiplication na tayo. 2 times 3, that is 6. Times 1, 6 pa rin. Okay? Sa denominator naman, 1 times 1 is 1. And then 1 times 1 is 1 also. So, 6 over 1. 6 divided by 1, that is whole number. So, the answer now is 6. Okay? So, ganun lang. Next, number 4. Okay, now we are dealing here with two mixed numbers. Okay? So, ang gagawin natin sa mixed number, kailangan muna natin gawing improper fraction. Okay? Palit muna tayo ng kulay. Kailangan natin gawing improper fraction. So, that is 5 now. Okay? So, 5 times 8. 5 times 8. Diba na tayo? 5 times 8 plus 2. And that is 42. 5 times 8 is 40 plus 2 is 42. And then denominator, same pa rin naman. That is also 5. And then, dito naman tayo sa pangalawang fraction na mixed number nga. Mixed number, so kailangan natin gawing improper fraction. So, multiply muna ang 18 and 3, and then dagdagan ng 1. So, 3 times 8 plus 1, that is 55. So, 3 times 18 pala, 3 times 18 is 54 plus 1, that is 55. And then, the denominator ay hindi magbabago. Okay? So, yun lang. Now, tingnan kung merong pwedeng makancel. Okay? Ngayon, tingnan natin. So, ang 42 ba? 3 ay merong common factor. Okay? Yes. 42 is divisible by 3. And then 3 is divisible by 3. 3 divided by 3 is 1. 42 divided by 3 is 14. Okay? So ngayon, dito tayo. 55 ba at saka 5 ay may common factor? Yes, of course. Both are divisible by 5. Okay? 5 divided by 5 is 1. 55 divided by 5 is 11. Okay? Para hindi malito, isulat natin uli. So, 42 now becomes 14. And then 5 now becomes 1.
55 becomes 11, and then 3 becomes 1. Kaya naman, wala na tayong makakancel. Direct multiplication na tayo. 114 times 11, that is 154. And then 1 times 1, that is 1. Okay? So, ganun lang yan. Kaya naman, 154 divided by 1, that is 154. Okay? So, the product of 8 and 2/5 multiplied by 18 and 1/3 is equals to 154. Pwede pala yun, sir. Whole number ang sagot sa fraction. Yes. Kung yun ang lumabas, yes, pwede po. Okay. Number 5. Whole number, 6, and multiplied by 2/3, and then multiplied by 2 1/2. So, ito na, halo-halo na siya. Merong whole number, merong fraction, merong mixed number. Okay. Lagi lang tatandaan, whole number is always a denominator of 1, and then mixed number should be first made into improper fraction. So, ganun, rewrite natin. Okay, 6, gawin natin fraction form. That is 6 over 1. 2/3, wala lang problema dyan. Yun pa rin. Okay, etong 2 1/2, gawin natin improper fraction. Ito pang ginagawa natin dito, multiply ang denominator sa whole number, 2 times 2, and then that is 4, and then plus 1, plus the numerator, and then that is 5 now. And then denominator, walang magbabago, 2 pa rin yan. Okay? Ngayon, hanap na tayo ng kung meron ba tayong makakancel. Cancellation tayo, para mas madali. Okay, 6 and 3 are both divisible by 3. 6 divided by 3 is 2, 3 divided by 3 is 1. 2 and 2 are both divisible by 2, syempre, of course. So, 2 divided by 2 is 1, and then 2 divided by 3 is 1 also. Kung wala na makakancel, direct multiplication na tayo. 2 times 1 is 2, okay? And then, 2 times 5, that is 10. Okay? And then, 1 times 1 times 1, that is 1. Okay? 10 divided by 1, the answer is 10. Okay? Ibig sabihin, 6 times 2/3 times 2 1/2 is equals to 10. O, di ba? Ang galing. Okay? Again, ha? Practice lang po. Ang mathematics ay practice lang yan. Okay, aside from the symbol x or times, we can also use this symbol. We can also use parentheses. We can also use the phrases such as times, such as the product of, such as multiplied by, such as of. Okay, itong mga phrases na to at mga words na yan ay nangangahulugan din ng operation na multiplication. Okay, apply natin, tingnan natin dito. So, tingnan natin to. I have here 5 and pare tayo ng ano? Uli. 5 over 7. Tapos, ito yung symbol, no? Yung dot na yan. 14 and 35. So, yung ibig sabihin ng symbol na yan, that is times. Okay? Times yan. So, kapag nire-write natin yan, that is 5 over 7 times 14 over 35. Okay? Pagkatapos, direct multiplication tayo. O no, cancellation muna pala para mas madali. Okay, cancellation tayo. Hanap kung meron makakancel. Of course, 5 and 35 are divisible by 5. 5 divided by 5 is 1. And then 35 divided by 5 is 7. Okay, 14 and 7 are both divisible by 7. 7 divided by 7 is 1. 14 divided by 7 is 2. Okay, kaya naman, 1 times 2, that is 2. And then 1 times 7 is 7. Okay? This is now the answer. Ibig sabihin, 5 over 7 multiplied by 14 over 35, the answer is 2 over 7. Okay. Oh, another example. Gumamit dito ng parenthesis. Again, if you want to solve it on your own, para mas makabisa talaga, okay, try to solve it. Just pause the video, and then kapag may sagot na kayo, play nyo para ma-compare natin kung tama ba ang ating sagot. Okay. So, rewrite natin. Since ang ibig sabihin ng parenthesis na to ay multiplication din, pwede natin i-rewrite yan. That is 4 over 5 multiplied by 10 over 11. Okay? So, ganun lang. And then, hanap agad. Meron bang pwedeng i-cancel? Meron.
5 and 10 are both divisible by 5. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Parang ito yung halimbawa kanina. And then 4 times 2 is 8. And then 1 times 11 is 11. Okay? Ganun lang. Number 3. Okay. 8 and 3 fourth multiplied by 2 over 9. Okay? So, pag sinabing multiplied by, ang ibig sabihin yan ay times pa rin. So, kapag nire-write natin yan, that is now, okay? So, hindi pa pala. Kasi itong isang number natin ay mixed number. So, kailangan natin gawin itong improper fraction. Kasi hindi mo pwedeng i-multiply ang mixed number na meron pa yung full number. So, to change this one into improper fraction, you have to multiply the denominator at the whole number. That is 4 times 8 plus 3. Okay? So, 4 times 8 is 32 plus 3 and that is 35. Okay? And denominator, hindi po magbabago yan. 4 pa rin. Okay? Multiplied by 2 over 9. Okay? Sa unang tingin pa lang, madali na agad pa lang isolve ito. Okay? Ayan naman. Cancellation agad tayo. Cancel, cancel. Divisible by 2. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. And then tingnan kung meron pong makakancel. Okay, kapag wala na, pwede na tayong mag-multiply agad. Okay, so 35 times 1, that is 35. And then 2 times 9, that is 18. Okay? Yan. So kailangan natin, oh, sir, improper fraction yan. Kailangan mo yung lowest term. Yes, ilang 18 ang meron sa 35? Meron lang tayong isa. Okay? Ilan kaya ang matitira sa 35 kapag binawasan natin ang 18? Okay? Matitira dyan ay 17. At ang denominator ay 18 pa rin. Okay? So this is now the answer. Next tayo. Oh, ito na naman. Gumamit siya ng parenthesis. Okay? Gumamit siya ng parenthesis. Ang ibig sabihin ng mga parenthesis na yan or bracket, okay, ay multiplication din yan. Okay? Kaya naman, nare-write natin para hindi tayo magkalituhan. 4 fifth multiplied by 10 over 11 multiplied by 7 over 8. Okay? And then, hanap tayo ng pwedeng i-cancel. Okay? So, cancellation tayo. So, 4 and 8. Okay? Both are divisible by 4. 4 divided by 4 becomes 1. 8 divided by 4 becomes 2. Meron pa ba? Yes. 10 and 5. Okay. 10 and 5 are both divisible by 5. So, 5 divided by 5 is 1. And then 10 divided by 5 becomes 2. Okay? And then hanap pa. Meron pa kaya? Meron pa kaya? Meron pa kaya? Okay, eto. 2 and 2. Okay? Meron parehas 2. 2 is divisible by 2. 2 is divisible by 2. This becomes 1. This becomes 1. Okay? Eh, sir, dalawang beses mo nang kinancel. Yes. Pwede pa eh. Okay? So ngayon, pag wala na, multiply na tayo. Kung wala nang makakancel. Okay, 1 times 1 is 1 times 7, that is 7. Okay? Kaya ako nire-write yan eh. Kaya kailangan i-rewrite mo yan para hindi ka malito. Kasi kung puro cancel na yan, baka mamaya litong-lito ka na kung saan yung i-multiply. Kaya dapat nire-rewrite. Okay. And then 1 times 11 is 11. And then 11 times 1 is 11 also. So the answer now is 7-11. Okay? Tapos na ang lesson na to, baka pwede ka nang pumunta ng 7-11 para bumili. Wow. Okay. So again, so ang sekreto sa mathematics ay practice lang po talaga. Okay? Salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan. And don't forget to subscribe.